Hi everyone! Welcome back to another vlog! Sa pagkakataong po ito, meron po tayong panibagong segment. Ito ay tinatawag na Know Your Rights. Yes! Alamin natin ang ating mga karapatan bilang isang mamamayang Pilipino. Then, in behalf po ni attorney, ako po ang magsasalita sa inyong harapan ngayon para sagutin natin ang mga katanungan na ipinadala ng ating mga sender. Babasahin ko na po ang isang katanungan ipinadala sa atin. Good morning po! Tanong ko lang po sa order, wala pong nakalagay ni schedule ng trial. Nakalagay to hold the accused on trial on instant case. Ano po yun pa ganun? Pero nakapagbawas na po ng 25,000, kaya nasa 100,000 pa po. Pag ganun po, wala nang pag-asa na ma-reduce. Nag-order na din po ng warrant kahit po kahit saan po bang PAW, municipality, pwede maghingi ng tulong ang accused or kung saan po siya butanti. Ilang taon po ba makukulong pag 100,000 ang utang? So, sasagutin po muna natin ang huling katanungan ni Cinder. Itagulong po natin siya sa pangalang Barbie. Ang katanungan po ni Ma'am Barbie ay tungkol po ito sa utang. Kung tinanong po niya na makukulong po ba ang isang tao na kautang ng 100,000. Sa ating batas, maliwanag pong sinasabi na walang makukulong dahil sa utang. Mayroon silang nabanggit dito na order. Ang order na sinasabi niya ay tungkol po ito sa court order na natanggap niya. Pinadalhan kasi siya ng court order at ang nakalagay dito is filed with this court as an information for violation of Article 315, Paragraph 2A of the Revised Penal Code Estafa. So, naging estafa po yung utang niya. Sa ating batas, hindi po magiging estafa ang utang. Ang estafa po, juridical possession over the property. Ito po ay isang pangluloko. Walang authorized ang isang tao na gawin o gamitin yung practical na gagamitin yung pera na hindi sana dapat. Terms of utang, ang utang ay merong authorized ang isang tao na gastusin niya kasi yung ownership ng pera ay na-transfer na doon sa taong pangungutang. So, ibig sabihin, hindi po magiging utang ay hindi po magiging estafa. Kung saan ang PAW. PAW is Public Attorney Office. So, sa municipality siya, pwede magpunta. Ang masasagot po doon, kung saan po siya naroroon ngayon, puntahan po niya ang malapit na PAW. It's either kung saan po, taga saan po yung complainant, o taga saan yung accused. Ang utang niya dito is 100 lang. Pero, meron ng tubo na 25,000. Yung 25,000, nabayaran na po niya. Kaya sinabi niya dito, meron pa siyang balance na 100,000. Malinaw po dito sa court order. Lilinawin ko lang po, itong court order na pinasa po ni Cinder ay isang extortion. Ito ay isang fake. Ilinawin ko lang po, ang utang ay hindi po magiging estafa. Except na lang kung nag-issue ka ng chiki as a pangbayad mo, pero tumalbog. Yun, isa na yung pangluloko. Pero yung literal na utang, hindi po siya magiging estafa. Hindi po makukulong kung sino mang nagkaroon ng utang. Pero pwede po silang habulin ng kanilang pinag-utangan sa pamamagitan ng small claim.
hindi po sila makukulong, pero magkaroon sila ng settlement sa korte. Sana po mayroon kayong nakuha na kaunting kaalaman sa aking na ibahagi na sagot sa katanungan ng ating sender. Hanggang sa muli po!